ka makapag-film. Hi guys! Good afternoon. Yes, good afternoon na. Hapon na po akong nag-shoot. And as you can see, ayan, kaliligo ko lang. Kaya nilagyan ko nga ng turban yung buhok ko para hindi siya masyadong magpunta sa face ko kasi nabasa pa. But, before we start this video, I just wanna say na na-miss ko kayong lahat. Yes! Aww. Yan na ulit ako nakapag-indoor na vlog. And, for this vlog, ang pag-uusapan naman natin ay ang 10 kulit ng kapitbahay. Gusto ko lang i-flex yung bago kong shirt. It's so nice. Nakuha ko to sa ang pangalan ng surplus. Yan. Di ba cute influencer? Kahit wala pa ako sa ganung level. Pero, it's so cute. Tapos, napaka-colorful pa. So, yeah. I decided to buy it. And with other clothes pa noong nag-Manila ako. Yes. So, may mga... Gusto ko sana gumawa ng haul. Di ba? Para dun sa mga napamili ko. Pero, nagamit ko na kasi sila. Nasa Manila pa lang ako. Nagamit ko na. And... parang hindi naman siya haul worthy. So, wag na lang. Next time, siguro next time. Gagawin natin. For today's vlog, pag-uusapan natin ang 10 uri ng kapitbahay. Pero, bago ako mag-start, disclaimer lang, dun sa mga kapitbahay namin sa dati namin bahay. And also dito, apat lang naman yung kapitbahay namin dito na malapit sa amin. Wala po itong ibig sabihin. Kumbaga, kung ano man, ano ba yung sinasabi nila? Yung basta, ano lang to, just for fun, okay? Wala akong minimin na kung sino man dito. Sampung uri ng kapitbahay. Kapitbahay number 1, sila yung mga bantay bata. Bakit? Kasi sila yung palagi nakikisuyo sa atin na bantayan muna for a couple of minutes yung mga chikiting nila kasi aalis sila sandali, may bibilin sandali, may pupuntahan sandali, at hindi nila pwedeng dalhin yung mga anak nila. Yes, so kailangan may magbantay muna or may mag-watch over muna sa mga babies nila at para magawa din nila yung mga dapat nilang gawin. So okay lang naman yun, di ba? Kasi for a couple of minutes lang naman, ang pangit ay yung buong araw nang pinabantayan sa'yo. O kaya naman, palagi nang nagpapabantay sa'yo, di ba? Parang medyo abala na yon on your part. Kasi buong araw na rin yung nakukuha sa'yo. E buti sana kung cute yung mga babies nila. At saka buti sana kung mababait. E hindi, kasi nga mga bata pa, so palaging makulit. Wag ganon! Kapitbahay number 2. Sila naman yung barrio fiesta. Bakit? Kasi sila yung palagi nagbibigay ng ulam, ng pagkain, at ng kung ano-ano pa na parang laging may fiesta sa bahay nila. Parang laging may lumpiang Shanghai sa bahay nila, mga guys. So, sila yung mga kapitbahay na palaging nagluluto ng ulam na hindi nauubusan ng stock sa bahay nila. Bet ko yun! Kapitbahay number 3. I don't wanna miss a thing. Bakit? Kasi sila yung palagi nasa tindahan o nasa kanto. Na kapag daraan ka, parang alam na nila lahat sa buhay mo. Nakikita nila from head to toe at lahat ng nangyayari sa buhay mo, alam nila. Wala silang pinalalagpas na info. Kasi bakit? Sila yung karaniwang chismosa at chismoso. Wag ganon. Kapitbahay number 4. Sila yung mga lakas tama. Okay, bakit? Kasi umaga pa lang nakapagpatumba na sila ng bote ng alak. Yes, malakas na agad yung amats nila umaga pa lang. Aminin natin na may mga ganyan tayong kapitbahay na tuwing makikita natin gigewang-gewang na tsaka yung parang laging may SH yung mga sinasabi na mga shyben, hindi wala sheng. Yung mga... mga ganon, yung mga ganong uri ng kapitbahay. So, tawag natin sa kanila mga lakas tama. Kasi umaga pa lang may amats na. Wag ganon! Kapitbahay number 5. Pet society. Sila naman yung mga kapitbahay natin na lalabas lang ng bahay kapag magpapa-poop or magpapadumi ng kanilang mga alagang pets.
pets like dogs and cats. Okay, usually sila yung mga matatanda na sa family na wala na masyadong inaatupag kundi yung alaga nilang hayop. At makikita na lang talaga natin na sa umaga kapag pinapapoop nila yung mga aso nila or mga pusa or kapag nagja-jogging sila kasama nila. So sila naman yung mga kasama sa pet society na uri ng kapitbahay. At feeling ko malapit na rin ako maging ganyan. Buti na lang wala pa kaming alagang hayop. Kunti na lang. Bet ko yon. Kapitbahay number 6. Invisible. Sila naman yung mga kapitbahay natin na umaalis ng bahay, tulog pa tayo, darating ng bahay, tulog na rin tayo. Bakit? Kasi busy sila sa pagtatrabaho. Hindi sila dedicated sa trabaho nila. Na usually, yung mga ganitong uri ng kapitbahay, sila yung mga walang pake sa paligid nila kasi gusto lang nila magtrabaho at magpayaman. Tumataba! Payaman! Payaman! Kapitbahay number 7. Sila si Miss or Mr. Congeniality. Sila naman yung lahat na makikita nila, kakilala nila. Lahat na makakasalubong nila, binabati din nila. Para silang mga tatakbo na sa susunod na election for barangay captain. Kasi kaway dito, kaway doon. Bet ko yun! Kapitbahay number 8. Kapitan Hilaw. Sila naman yung mga kapitbahay natin na parang kapitan or feeling kapitan. Bakit? Kasi konting issue lang or konting happening lang sa barangay ninyo or sa neighborhood ninyo, alam kagad nila yung solusyon na batas or alituntunin sa barangay ninyo. Also, yung mga kapitan hilaw natin dyan, sila din yung mga uri ng kapitbahay na konting pagkakamali mo lang, nasa barangay hall na kagad kayo. Huwag ganon! Kapitbahay number 9. Sila naman yung mga kapitbahay natin na party people kung tawagin. Bakit? Kasi kapag normal na araw, hindi nila kayo pinapansin or hindi sila masyadong nanggigreet or nambabate. Pero kapag nanotice nila na may handaan sa inyo at nakasaksak na yung video kay ninyo, lalapit na sila sa inyo at makikipagkwentuhan. Eh, ang totoo lang naman talaga, gusto lang nilang pumindot sa video kay ng favorite number na kantahin nila at humingi ng handaan ninyo or makakain sa handaan ninyo. Huwag ganon! And the last one, kapitbahay number 10. Sila yung tinatawag natin ang Mermaid Family of Perfect Family. Bakit? Kasi sila yung lowkey kinaiingitan ng karamihan sa ating barangay. Eh kasi naman, sila yung maganda ang bahay at kalimitan or karaniwan, sila yung may nasa abroad na nanay o tatay. Sila din yung kalimitan may binubuksan na mga malalaking kahon at updated sa lahat ng uso, mapagamit man yan o kainan sa bayan. Sila din yung family na nung nagsabog ang ating Panginoong Diyos ng mga biyaya. Yes! Nasa unahan po sila kaya salong-salo nila lahat ng blessings. Bet ko yun! Okay, so that's it. Ang 10 uri ng kapitbahay. So, I just wanna say this, guys. Ano, hindi lahat yon ay totoo. Kumbaga, naisip ko lang yon just for fun. And yung iba nga parang ang corny pa yun. Pero, para maiba lang, para hindi naman hugot. And para hindi nakaka-umay. So, sa sunod na video ko na ako ulit mag-film ng hugot video. So, I hope you enjoyed that vlog, guys. And before I end this video, please don't forget to subscribe, like, and also comment down below if you have any suggestions and if you have any challenges also for me. And also, shout out pala sa mga classmates ng kapatid ko na palagi raw nanonood yung mga vlogs ko. Thank you so much for supporting my kakornihan, guys. Thank you so much. Shout out kay Zaira. Zaira Villaruel, Cristel Marasigan, and also kay Ashley Francia na nakikihiram yung kapatid ko doon ng cellphone. Thank you so much, Ashley, sa pagpapahiram sa kapatid ko ng cellphone niya kapag nagsisend siya ng mga kung anek-anek niyo sa school. Thank you so much, guys. And that's it. I hope you enjoyed that wonderful vlog. And sana nabigyan ko ng hustisya lahat ng kapitbahay na meron tayo ngayon. At lalo na kayo. So comment down below kung may mga kapitbahay kayong ganyan. Kung may experience kayong kapitbahay. And kagaya na lagi kong sinasabi, guys. Stay love. Have a happy life. And stay love.